Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday ng 11th linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-ingatan ninyong hindi pa kitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinaguga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mo nang lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinaguga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at ang iyong amang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag ikaw ay nag-aayuno, maghilamos ka at mag-ayos ng buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang pag-uugaling dapat mayroon tayo sa ating paggawa ng mabuti? Sinabi ng Panginoon sa mabuting balita na kung naglilimos ka, nagdadasal ka, o nag-aayuno ka, huwag mo na itong ipaalam pa sa ibang tao. Or do not let your left hand know what your right hand is doing. Ito ang pamamaraan ni Jesus upang ituro sa atin na huwag nating ipagyayabang ang mga mabubuting bagay na ating ginagawa. At minsan, sa paggawa natin ng mabuti o sa mga mabubuting bagay na ating ginagawa, mayroong ibang taong makinabang at maparangalan. Kung mangyayari ito, hindi tayo dapat magalit o mainggit. Sa halip, isipin nating ito ang ating pagkakataon na maipakita sa Diyos na ang ating pagtulong at ang ating paggawa ng mabuti ay taos-puso at hindi tayo naghahabol ng papuri mula sa mga tao. Tama po ang sinasabi ng isang mangangaral. Ang totoong generosity ay ang paggawa ng mabuting bagay sa isang tao na hindi niya nalalaman. Dahil para sa mga tagasunod ni Kristo, ang heavenly reward ang pinakamahalaga kaysa papuri ng mga tao. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.